Good afternoon. Nandito na po ulit tayo sa ating Facebook live stream at sa ating program Ecclesia Veritas est Ecclesia Catholica. The one true church is no other than the Catholic Church. Nandito naman ulit ang iyong lingkod, si Brad Alvin Gitamondok, isang Bishop Delegated Catholic Apologist, para maglahad sa inyo at mag-share sa inyo ng mga aral at doktrina at katuruan nating simbahan. At meron din tayong mga controversial issues na tatalakayin, lalo na tungkol sa ating makalaban ng mga sulpot tulad ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, MCJADD ni Ginoong Eliseo Soriano at ng Sabadista. Kasi itong tatlong ito mga three kings to sa paninira sa simbahan katoliko dito sa bansa natin sa Pilipinas. For the meantime, inaantay natin, I have already sent invitation to our friends, sila Brad Arnold Maglalang of Australia, kaibigan natin na Catholic Apologist at CFD based in Australia, at si Brad Jojo Resuena, kaibigan din natin na isang CFD at member ng St. Peter's Men Society who is based in Caloocan City in Luzon. O shout out agad kay Brad Rojan Clyde Pantoha, isa nating kaibigan na seminarian, seminarista from Digos. Good afternoon, Brad Rojan Clyde Pantoha. Oh, dito naman ang iba, they are now start to watch us. Three na ang ano natin, viewers and listeners. Good afternoon, Brad Alvin, Prodeo at Ecclesia. Good afternoon din, Brad, Prodeo at Ecclesia. Brad Arnold, sana makapasok ka na. Tanggapin mo yung invite ko, oh, para makaumpisa na tayo sa ating talakayan ngayon. Oh, si Brad Jojo Resuena, I sent him an invitation. Sana matanggap din niya para magumpisa na tayo. No? Resty Balios Carolino, Brad Resty from Southern Leyte is also watching us. Shout out to you, Brad. Oh. Now, ang tatalakayin natin ngayon is itong pahayag 7:1-3, totoo ba to na ang Iglesia ni Cristo ang katuparan nito sa pamamagitan ng kanilang huling sugo daw na si Ginoong Felix Manalo? Itong 7:1-3, babasahin natin ha. Sana marami pang makikinig sa atin. Brad Roy Cantero, CFD President ng Southern Leyte, is watching us also. Wave to you, Brad Roy Cantero. Thanks for watching. Kaya basahin muna natin itong pahayag 7:1-3 para malalaman natin dito. Let us see the scripture sa Biblia mismo kung si Ginoong Felix Manalo ba ang katuparan nito at ang kanyang samahan na Iglesia ni Cristo. O pahayag 7:1-3. Ang gagamitin natin ang dating Biblia. Ito po ay King James Tagalog version. At pagkatapos ito ay nakita kong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita kong ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat. Dito na sa talatang 2, ito daw ang katuparan ng ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw o sa Revelation. Ito daw ay si Ginoong Felix Manalo. Oh, ito si Ayan Valderrama, isa sigurong Iglesia ni Cristo, Revelation 7:1-2. Natupad yan kay KFYM. Ha? Merong KFYM dito? Kaya nga, pag-aralan natin. Kung hindi si KFYM yan, sinong nitutukoy na? Sinong tinutukoy kung hindi si FYM? Anghel eh! Si Felix Y. Manalo, tao. Di mo ba naisip yan, Ayan Valderrama? Magbasa ka ng Biblia, letra po letra, nakakahiya ka, tapos ituring mo dito ang anghel, naging tao na si Felix Manalo? Walang Felix Manalo dito, anghel to. Kaya nga umakyat sa mula sa sikatan ng araw eh. Oh, dala ng tatak ng Diyos na buhay. Oh, sumigaw pa siya sa ng tinig na malakas sa apat na anghel. Oh, sinong sinigawan niya? Yung apat na anghel. Sinigawan, si Felix Manalo, nakasigaw ba sa anghel? Sinong anghel na sinigawan ni Felix Manalo? King Koy Kayan Valderrama eh, laglag ka dito. George Gitamundok, Manong Joy, daghang salamat sa iyong pagtanaw. Wave to shout out. Eric Romero, may hapon Brad, God bless. May hapon sa Dong Eric Romero from Davao City, safety Davao natin yan. At
National Board Officer yan si Eric Romero. Shout out to you. Bong Wamirok. Bong Kurimaw yata tong apelido na. Binagligtad lang ni Brad Bong. Wave to you. Siri, nabasa ko na. Si Eric Romero. Wave to you, Brad. And shout out, Kevin Boy Cristoria. Lauron is watching. Wave to you, bud. Good Sunday po, Brad Alvin. Happy Lord's Day, Brad Kevin Roy. Cristoria Lauron. Brad Jojo, pakipasok na dito, Brad. Para maumpisahan na natin pagladlad yung mga pasugo magasin mo. Teka muna, nag-PM sa akin si Brad Jojo Rizuena. Sagutin muna natin, ha? Thanks, Brad Jojo. Pasok ka na sa live stream. Ka na sa live stream ko. Nandiyan ang invites. Balik ulit tayo dito. Wave to John J. COVID-19. He's also watching us. So, ito, napakaliwanag. Ang iglesia ni Cristo, ayan, naglaho agad. Kasi sa talata pa lang, pag nang binasa ko, sabi ni Ayan Baldimaro, si Felix Manalo daw to. Kung hindi daw si Felix Manalo, sinong katuparan? Isa letra po letra, huwag kang lumabas sa talata. Anghel to, apat yung anghel. Ang anghel na umakyat sa sikatan ng araw, anghel din. Ano itong mga anghel? Ayon sa Biblia. Ang anghel ba, pwede maging tao sa Biblia? Biblia, letra po letra, sa Biblia, letra po letra. Basa, Hebreo, Kapitulo 1, talatang 7, kama 13. Basahin natin dito, Hebreo Kapitulo 1, talatang 7, kama 13. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, sabi ano ang kahulugan ng Diyos tungkol sa kanyang mga anghel? Ang Diyos mismo, defined, gives the meaning of what angels are, kasi siya may gawa nito, siya may likha nito, anong mga anghel, sabi ng Diyos. Sinasabi niya tungkol sa mga anghel, sabi ng Diyos, yaong ginagawang mga anghel niyang mga hangin. Hangin daw, ibig sabihin espiritu, hindi ang anghel tao na may laman at buto. At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Si Felix Manalo ba, ministro na ningas ng apoy? Bobo ka talaga, Ayan Baldimaro at ang Iglesia ni Cristo. Sukdulan ng inyong kabubuhan sa Biblia. Wala kayo dito sa Biblia eh. Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, 1914. Tinatag Iglesia ni Cristo ni Manalo, ni Felix Y. Manalo at kanyang kasamahan. 18 yata, 19 ka mga Tagalog sa Manila. Kayo yung mga anghel. Kapal ng mukha nyo, kapal ng apog nyo magganggin. 1914, Santa Ana, Manila. Punta Santa Ana, Manila. Sabi ng Security Exchange Commission, SEC registration nyo. Tapos ang kapal nyo magganggin. Eh, wala kayo dito. Hebreo 1:7. Ministro ba ng ningas ng apoy? Si Felix Manalo. Executive Minister nyo, si Felix Manalo. Si Iranio Manalo. Si Eduardo Manalo. Mga ningas ba ng apoy? Eh, mukha bang apoy yan? Binubobo kayo ng mga ministro nyo. Hindi na kayo mag-isip. Letra po letra yung sinulat. Ang laki ng letra, sabi ni Pablo, Galatians 6:11. Hindi nyo ba nalalaman, mga kapatid ko, sabi ni San Pablo? Ang laki ng letra sinulat namin, letra, letra po letra, tapos ilalagay mo dyan, ipipilit mo, Felix Manalo, FYM, pahayag, Revelation 7:1-3, ang kapal nyo eh. Galatians 6:11. Tingnan nyo kung gaano kalaking mga titik, sabi ni San Pablo Apostol, Galatians 6:11. Ang dating Biblia, ang isinusulat ko sa inyo, ng aking sariling kamay, Galatians 6:11, kaya, napakalaking titik sinulat ni San Pablo, Hebreo 1:7, kama 13. Ano ang mga anghel? Sabi ng Diyos, hindi ayon kay Felix Manalo at ayon ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, na Iglesia ni Cain, Iglesia ng COVID. Kaya kayo dito, sisingit-sisingit kayo, tapos wala kayo sa Biblia. Anong patunay niyo si Felix Manalo to? May mababasa sa Biblia. Hebreo 1:7, ulit. Sabi ng Diyos, kalugan ng Diyos, ano ang mga anghel? Sino ang mga anghel? Ayon sa kanya, kasi siyang may likha ng mga anghel, ng mga espiritu. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, sinabi ng Diyos, yaong ginagawang mga anghel niya, ang mga hangin. Hangin pala, hangin ba si Manalo? Eh, hangin sa yabang. Mga ministro ng Iglesia ni Cristo, payatot. Michael Sandoval, harapin mo ako sa isang debate. Eh, ikaw payatot ka, duwag ka. Sinasabi mo si Eliseo Soriano, dalaginding ng ADD, MCJ, eh, ikaw dalaginding ng Iglesia ni Cristo eh. Ayaw mo kong pansinin kasi takot na takot ka sa akin kasi nakita mo sa si jubentilasyon, binanatan ko, kinawawa ko, pinahiya ko sa buong mundo. Ayaw na mag-ano ni jubentilasyon sa akin eh, mag-rematch eh. Ang dami pa sana natin pag-usapan. Eh dito pa lang, laglaglo kay Iglesia ni Cristo. Sasali-sali kayo dito, dapat pumasok kayo dito sa live stream ko, magpadala kayo ng invitation na gusto kayong sumali para dito ko kayo bugbugin sa loob. May dambuhala dito. Na dragon mula sa Diyos, no? Kakawain talaga kayo dito sa loob.
At ang kanyang mga ministro, o ministro ba si Manalo? Ministro na? Ningas ng Apoy, ay ningas ng Apoy, puro to declarative statement, categorical at payak at simple. Letra na malaki, Galatians 6:11, Hebreo 1:7-13, hindi nyo pa maintindihan. Eh, ganun eh, bobo lang, ni Satanas eh, pag ganyan eh. Bobo ni Satanas, di ba mga kapatid ko, mga Katoliko, letra po letra, tapos bagyan ng kahulugan ang layo, wala sa letra. Eh, saan yun? Pag lumabas sa Biblia, di kay Satanas yun. Lagyan Felix Y. Manalo, FYM, ilalagay sa talata, sa sitas, kahit wala. Eh, saan yun galing? Sa labasan ng Biblia, ng letra ng Biblia. Unang Korinto 4:6. Eh, saan na galing? Kay Satanas na. Di ba? Napakaliwanag dyan. Hebreo 1:7-13. Basa, Hebreo. Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi na kailanman, lumuklok ka sa aking laanan, hanggang sa iyong mga kaaway, gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. 14. Hindi baga silang lahat, ibig sabihin lahat ng anghel, lahat ng anghel. Walang anghel na literally tao pa ng anghel. Hindi pwede ang tao tawaging anghel. Ang anghel tawaging tao. Ulitin ko, wala sa Biblia. Anghel tinawag na tao. Ang tao tinawag na anghel. Letra po letra sa Biblia. Pag may nabasa kayo dyan, Iglesia ni Cristo, maglaslas ni Alvin Gitamundok dito sa liig. Sa harapan ng video ko, para makita nyo, lalabas yung dugo sa katawan ko, mamamatay ako dito sa live stream ko. Sukdulan ng kawalang hiyan itong ginagawa nyo eh. Sa sambayang dito sa Pilipinas at sa buong mundo, mga panluloko nyo dito sa mundo, eh, hindi ako takot sa inyo kahit yung scan nyo may baril eh. Kasi gusto ko maging martir para sa simbahang Katoliko, para maging akong santo, Alvin Florante Maratas Gitamundok, santo, dakilang santo ng simbahang Katoliko na kinalaban lahat. Manalangin kayo na patuloy itong COVID, mga iglesia, kasi sa demonyo kayo eh, para hindi ko malusob ulit yung sentral nyo. Tatlong beses ko na nilusob dyan, pati itong EDD Central ng Apalit. Takot na takot kayo sa akin, pati yung guardian nyo dyan, takot sa akin na mumutla eh. Ayaw kong kausapin, o magdasal kayo na hindi mawalang COVID, ganyan naman kayo eh. Nasa panig kayo ni Satanas, ni Lucifer, ng demonyo, ng jablo, ng kasinungalingan, John 8:44, yun ang tatay nyo. Kaya yun ang harapin si Badalbin. Kung matino kayong tao, gusto nyo ng katotohanan, truth seeker kayo, Iglesia ni Cristo, MCGGADD, Sabadista, harapin nyo ako sa debate. Dito sa online, kahit may COVID pa, eh, mga sunungaling kayo eh. Expose agad kayo dito. Unang 5 minuto pa lang, laglag na agad. O Hebreo 1:14. Kanina, binasa natin talasang 7 eh. Hindi makapasa si FYM, Felix Y. Manalo, sa pagiging anghel ayon sa Biblia. Letra po letra sa Biblia. Again, letra po letra. Nasasaktan ito sila pag nagsabi si Badalbing Itamondo, letra po letra. Eh, yan naman talaga sa Biblia eh. Wala siya sa 6:11. Ano bang isinulat ng Biblia kung walang letra dito? Talagang gunggong to, mga ganun tong mga kalaban ng Katoliko eh. Nasiraan na ng bait, nagpasulat ng Biblia, parang ganito, magsulat ka na magsulat sa asawa mo pag na-abroad ka. Eh hindi ba yun batayan ng pagsulat mo? Na malalaman ng asawa mo ang impormasyon mo kung anong gusto mo mangyari? At anong nasa isip mo, eh sinulat mo sa Biblia? Ganun din ang Diyos eh. Eh itong FYM, ipipilit ito sa Biblia? Si Felix Roy Manalo to, Mr. Jonathan Lim, kapal ng mukha mo? Kakaawa ka dito, pasahin natin. Hindi baga silang lahat, lahat walang binukod. Hindi sinabi, hindi baga silang lahat, except Felix Y. Manalo. Meron bang ganon? Sa demonyo yan eh, may bukod-bukod. Sabi ng Diyos, lahat ng anghel ay espiritu, lahat ay ningas ng apoy, Hebreo 1:7. Lahat ay mga espiritu, lahat, hindi tao, walang laman at buto. Lucas 23:29, talata yan ang INC. Tapos ngayon, pag magbasa tayo ng Hebreo 1:7-14, tapos si Pahayag 7:1-3, ang anghel, naging tao na, si FYM pa, kahit walang pangalan. Anong kademonyohan yan, katarantaduhan, kagaguhan yan. Mahiya kayo, may iglesia ni Cristo, kayo galit na galit ito sila, Jonathan Lim, sa live stream ko, kasi nasisira yung aral, kasi sira naman talaga yan eh. I-expose lang yung kasiraan ng aral nyo. Corrupted yan ng demonyo, aral ng demonyo yan, unang Timoteo 4:1-3, John 8:44, sa demonyo kayo eh. Hindi baga silang lahat, mga espiritu, ay mga espiritong tagapaglingkod. Espiritong tagapaglingkod ba si Felix Y. Manalo? Ha? Kailan naging espiritu na tagapaglingkod si Felix Y. Manalo? Aber, Jonathan Lim? Kapal ng mukha mo dyan, fake account ka, patrol ka pa. Natatawa ko sa'yo, nahawa ko sa'yo. Puro ka tanong ng tanong dito, pukul ka ng tanong, iwala ka naman eh. Kawawa ka. JC pa nga na iba, nabutata nga, nabugbog ka nga doon sa debate, pinagalitan ko pa. Nasaktan kayo eh. Mayabang kasi kayo. Eh, lumaban pa ba si Jesse Paganimban nung second topic namin, napatunayan niya na Diyos Ama lang ang tunay na Diyos ayon sa Biblia? Diyos Ama lang daw ang tunay na Diyos, wala nang iba ayon sa Biblia. Eh, umatras na nga eh, nagpakunwari.
nagpatunog at nangatwira na ayaw daw siya palibatin sa sintal nila, hinahanap daw siya. Eh, doon wag lang, eh, ikaw, Jonathan Lim, anong may kaya ka dito, na pumasok dito sa Live Simcon, makipagdibati sa akin? Eh, doon wag ka rin, eh, bakla ka, dalaginding ka rin. Napakaliwanag dito. Oh, basahin natin. Hebreo 1.14, Espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglikod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. Oh, si Felix Manalo ba, Espiritu na tagapaglingkod? Kailan siya naging Espiritu? Siguro nang namatay na siya, eh, hindi na yung katuparan ng hula 7.1-3. Oh, nagre-reklamo pa itong si Ayan Valderrama ng Iglesia ni Cristo rin, nasaktan ito masyado eh. Wala bang tao na tinawag ng anghel? Basa Mateo 11.7-10. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambo baga na pinaspas ng hangin. Ano nga nilabas ninyo upang makita? Isang tao! O tao pala! Isang tao bagang mahusay ang pananamit. Sa kalikasan, tao talaga si Juan Bautista. Tapos ibig mo sabihin, anghel sa kalikasan si Juan Bautista? Tinutulan mo Hebreo 1.7-14 na sinabi ng Diyos. Wala tong magawa si Valderrama eh. O sige, usahin natin ng buo. Isang tao bagang mahusay ang pananamit. Alam na ninyo ng mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng hari. Kahit ano nilabas ninyo upang makita isang propeta baga. Tunay pinatutuhanan ko sa inyo na mahigit pa sa isang propeta sapagkat siya nang nabinabanggit sa nasusulat. Narito, sinugo kong aking anghel na magpapauna sa iyo. Ang anghel dito, hindi si Juan Bautista. Ang sabi ni Kristo, ang anghel dito na sinugo, nagpauna kay Juan Bautista, si Anghel Gabriel na nag-ulat tungkol sa pagkapanganak ng Juan Bautista, bobo talaga iglesia ni Kristo. Hindi kayo makakalusot dito sa Chief Roman Catholic Apologist. Punong tagapagtanggol ng simbahang katoliko sa bansang Pilipinas. Hindi pa kayo nahintakutan dyan, mga iglesia ni Kristo? Basa! Eh, akala niya nakalusot siya na si Juan Bautista daw yung anghel tinutukoy. Kaya nga, may anghel nagpauna pa kay Juan Bautista. Tinutukoy ni Kristo sa Mateo 11.7 si Juan Bautista. Pero bago muna nasilang si Juan Bautista, naging tao, may anghel na inutusan ng Diyos. Si Anghel Gabriel yun, ayon sa Biblia, letra po letra. Letra po letra. Hindi si Felix Manalo anghel. Hindi kayo makakalusot dito, sabihin ko sa inyo. Mula nang naging Catholic apologist ako 30 years ago, hanggang sa aking kamatayan, walang sino man na makakapagtutol sa aral ng simbahang katoliko, Lucas 21:15-17. I have the gift of invincibility. I stand proud as a Roman Catholic apologist, the chief of it. And I will destroy every tanggulan na mga aral demonyo at mga iritate ko dito sa bansang Pilipinas. Kaya showdown to eh. Showdown. Kahit sa lahat ng mga Catholic apologists, si Brad Alvin talaga ang namumuno sa pagkaalam kung ano talaga nakasulat sa Biblia, letra po letra. Sabihin ko sa inyo mga katoliko, letra po letra. Eh, hindi pala namin si Anghel Gabriel nagpauna ng anghel eh. Eh, so tutulan mo Hebreo 1.7-14, bobo talaga kayo eh. Basa, Lucas. Oh, hindi alam Manalo, kaya pala bistado kayo dito, wala kayong alam sa Biblia eh. Oh, basa, sinong anghel ba na pinapauna kay Juan Bautista? Lang hinula siya doon sa Malakias 3. Basa, Lucas Kapitulo 1, talatang 13-17. Datapot, sinabi sa kanya ng anghel. Sino ng anghel na ito? Basahin natin. Huwag kang matakot sa karya sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mo si Elizabeth ay manganak sa iyo ng isang anak na lalaki. At tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. Ayan, Lucas 1.13. May anghel na pinapauna ng Diyos para pagkatupad sa Malakias 3 o Malakias 2 na may anghel ipanauna tungkol kay Juan Bautista. Kaya hinula si Juan Bautista. Hindi si Juan Bautista mismo ang anghel. Eh, si Juan Bautista tao. Binasa mo tao, sabi ni Kristo, Mateo 11.7, letra po letra. Letra po letra, bobo. Letra po letra yan, tao, si Juan Bautista. Sabi ni Kristo, letra po letra. Sabi ni Kristo, letra po letra. Bobo kayo eh. Bobo kayo. Felix Manalo, namanyak at rapist, maging bright sa Biblia. Nakakahiya kayo. Eduardo Manalo, banal ba yan si Eduardo Manalo? Hinuhututan ang mga iglesia ni Kristo. At ito si Iranio Manalo. Hindi nga kayo mahabang buhay kahit tao kayo, namamatay kayo. Naiiba kayo dun sa CR, tapos sabihin nyo, anghel kayo. Nakakahiya kayo. Ultimo Mateo 11.7, hindi pala alam ng iglesia ni Kristo. Nagagaling-galingan lang to. O basa, Lucas 1.13, letra po letra to, huwag kang sumipid dyan ng mga sabi ng pare. Hindi pare ang Biblia.
Napakaliwanag dito at magkaroon ka ng ligaya at galak, sabi ng Anghel Gabriel kay Zacarias, at maraming maliligaya sa pagkapanganak sa kanya sapagkat siya magiging dakila sa panginingin ng Panginoon at siya hindi inom ng alak ni matapang na inumin at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Yan ang sabi ng Anghel Gabriel tungkol kay Juan Bautista na inhula ayon sa Malakias na sinipi ni Kristo sa Mateo 11:7, letra po letra. Tao yan, sabi ni Kristo si Juan Bautista. Hindi yan anghel, letra po letra, o espiritu, letra po letra. Ang anghel o espiritu, letra po letra, na tinutukoy ni Jesus sa Mateo 11:7, sinipi niya sa Malakias, ay si Anghel Gabriel, letra po letra. Si Anghel Gabriel, letra po letra. Lucas 1:13-17, letra po letra yan. Tinutulan ng mga demonyo. Demonyo tumutol. Mga aral demonyo. Aral ni Satanas, ni Lucifer, ng mga diablo, ng mga yawa. Unang Timoteo 4:1-3, nagtalikod sa pananampalatayang Katoliko, 1 Timoteo 4:3, anak ng tatay ng kasinungaling na si Satanas, demonyo, diablo. Juan 8:44. Eh, hindi kaya mga kalusot dito, bugbog kayo sa lado dito eh. At marami sa mga anak ni Israel ang pagpabalik ang loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos, 17. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagpabalik ang loob sa mga puso sa mga anak at mga suwail magsilakad sa karunungan ng matuwid upang ipaglaan ang Panginoon na isang bayang nakahaanda. At sinabi ni Zacarias Angel, sa anong malaman ko to? Sapagkat ako'y matanda na at aking asawa ay pataw ng maraming taon. Sa 19, anong sagot ng Angel? At sino ang Angel? Nagpakilala siya. At pagsagot ng Angel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel. Ni sinabi ng Angel sa Malakias at sa Mateo 11:7, sabi ni Kristo na ang Angel doon ay si Juan Bautista. At ngayon si Felix Y. Manalo sa Pahayag 7:1-3. Wala kang letra po letra ng ganyan. Sa Katoliko, letra po letra. Komentary sa Katoliko ayon sa Biblia, letra po letra. Kaya nagagalito sila sa akin pag magsabi ko ng letra po letra. Kasi ang demonyo ayaw ng letra po letra sa Biblia kasi banal yan na salita eh. Kaya nga tinitwist ng demonyo yung talata. Lalabas na hindi na letra sa Biblia. Kasi sa demonyo, outside of the Bible na yun, ng Corinto 4:6. Sa demonyo na yan, sama-sama na yan. At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako si Gabriel. Sino ba ang anghel na inutusan ng Diyos mapauna kay Juan Bautista na mag-announce na Juan Bautista ay precursor of Jesus Christ our Lord? Ako si Gabriel. Letra po letra, Lucas 1:13-19, talatang 19, nananayo sa harapan ng Diyos. O yun ang Diyos may sabi, yung anghel na inutusan ni si Gabriel. Mauna ka Juan Bautista. At ako'y sinugo o sinugo ng Diyos upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabuting balita. O, basahin natin Mateo 11:7. Hindi kayo makalusot kay Alvin Gitamundok eh, Chief Roman Catholic Apologist. Mambisyoso itong mga to eh, takot to sa debate eh. Ramil Parba, huwag kang magtago dyan. Job Ventilation, kausapin mo si Brother Alvin Gitamundok. Payatot, Michael Sandoval, number one duwag, dalaginding ng Iglesia ni Cristo. Mateo 11:7, o, basahin natin. O, samantalang ang mga ito ay nagsisiyay ng kanyang lakad, ay nagsimulang si Jesus na magsalita ang makaraman tungkol kay Juan. O tungkol kay Juan ba? Anghel ba si Juan? Ano ang inilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuuga ng hangin. Datapot anong inilabas ninyo upang makita? Isang taong naramtan ng mga damit na masiselan? Tao, si Juan Bautista. Talatang 8, sabi ni Kristo. Letra po letra. Letra po letra. Tapos tinututulan ng mga antikristo, ng mga demonyo. O narito ang mga nagsipanamit ng masiselan ay nga sa bahay at ng mga hari. Tao nga si Juan eh. Datapot ano ang inilabas ninyo upang makita ang isang propeta? O propeta si Juan, tao, walang propeta ng anghel. May anghel na propeta? May propeta ng anghel? Bobo naman kayo eh. Magbasa kay konteksto sa lahat ng talata ng Biblia. Hindi ka, kukuha ka lang isang word, tapos pakahulugan mo, si Juan Bautista na agad yung anghel? O sinasabi ko sa inyo at lalo pang higit kaysa isang propeta, o lalo lang higit kaysa isang propeta, sa Jesus, ito yaong tungkol sa kanya na susulat. Naririto, sinusugo ko ang aking sugo, o bilang sugo na tao, si Juan Bautista yon. Pero yung letra po letra sinugo, mauna, tungkol kay Juan Bautista mag-uulat, Lucas 1:13-19, Luke 1:13-19, letra po letra, si Anghel Gabriel yun, nauna pa kay Juan Bautista, nag-uulat tungkol kay Juan Bautista, the prophecy shall be fulfilled in Malakay. Wala namang Anghel to letra po letra ng King James, ang dadaya to sila eh. Iba nagong translation, may translation ba dyan sa letra po letra sa Mateo 11, talatang Jis na Anghel? Wala dito. Narito sinusugo kong aking anghel? Hindi. Sugo, S-U-G-O. Hindi ito si Felix Manalo. Nasugo ng demonyo, ng diablo. Sa unahan lang yung mukha. Unahan lang yung mukha. Ang mukha ni Kristo, pinagpaunahan ni Juan Bautista. Pero ang mukha ni Juan Bautista, pinagpaunahan ng anghel.
Yun ang ibig sabihin ng anghel na Gabriel, hindi Felix Manalo, na maganda na inyong daan sa unahan mo. Napakaliwanag 11, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sa gitna ng pinanganak ng mga babae, ang anghel ba pinanganak ng mga babae? Ang anghel pinanganak ng mga babae? Sila lang ba itong mga bobo to, yung mga gago to, yung katarantaduhan to? Pinanganak ng mga babae, walang lumitaw na isang dakila pa kaysa kay Juan Bautista. Gaya naman ang lalong maliit sa kariyan ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. Meron pa kaliwanag dyan. Wala na, sarado ng isyo eh. Hindi ka na makakalusot. Ito, may pahirit pa siya. Oh, basahin natin. Sige, para pagbigyan natin, naawa tayo dito. Ayan Valderrama. Oh, basahin natin. Patuloy natin pagbasa. Narito, sinugo ko ang aking anghel, kinapitalize pa. Salin ni Trinidad. Eh si Juan Trinidad, hindi naman Bible scholar. Nagsalin lang siya sa kanyang salin. Pero yung salin niya, mali yung salitang anghel sa New Testament kasi originally in Greek, hindi yan angelos. Sugo yan. Basahin natin sa Greek. Oh. Oh, mali yan. Nagpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Si Juan Bautista pala tinawag ng anghel at tao si Juan. Paano yan? Pugot na. Hindi pugot. Ikaw ang pugot kasi nagsinungaling ka. Wala kang letra pulit na sinabi na si Juan Bautista anghel. Ang anghel na letra pulit na sinasabi ni Kristo sa Malakias, yung anghel si Gabriel, nauna kay Juan Bautista, nagulat. E sino pang anghel na nagulat? Una kay Juan Bautista, di ba si Gabriel? Lucas 1:13-16. Ikaw ang pugot. Hindi lang ikaw, pati si FOM, Felix Y. Manalo. Sinungaling, mga anak ng demonyo. John 8:44, tumalikod sa pananampalataya. Unang Timoteo 4:1-3, kaya nabugbog dito sa live stream ko. Sorry talaga. Di kawawain talaga di, kayo dito. Ang mga Katoliko, maraming matutunan dito. Mirya Pito is watching. Kawawa si Jesse Panginiban. Takot na takot yan sa akin, Jonathan Lim. Katulad mo, nanginginig sa akin. E Chief Roman Catholic Apologist to eh. Hindi yan ubra sa akin. Aries J. Caldimon is watching. Wave to you, Dong Aries. Brad Olive, Bugayong Jose. Bobo talaga sila, naligaw at brainwash. Tama ka, Brad Olive, Bugayong Jose. Oh, Jonathan Lim, kawawa. Sagutin mo to. Sa pag wala ng argumento, sa ribulto kumakapit. Bakit kayo gumawa ng itim na ribulto at gawa yung Diyos-Diyosan? Hindi yung Diyos-Diyosan kasi hindi namin kilala ng Diyos ang Nazareno ng Quiapo, Mateo 2:23. Wala kayong tinatawag na Kristo na Nazareno. Letra po letra ulit. Kami lang Katoliko na tumawag ng Nazareno eh, kay Kristo. Mateo 2:23, ayon sa Biblia, Mateo 2:23, letra po letra. Eh meron ba kayong Nazareno ang iglesia ni Kristo? Eh yung Kristo nyo dyan, wala nga kayong larawan? Eh, tapos awit ng mga awit ni Solomon, Songs of Solomon chapter 1 verse 6, yun yung itim eh, napagba dahil sa init ng araw. Hindi nyo naintindihan yan eh. At hindi namin Diyos-Diyosan yung larawan. Wala yan sa katekismo namin, kaya sinungaling ka talaga. Jonathan Lim, hindi ka makalusot dito, bugbog ka dito. Oh, Brad Aule, Bugayong Jose, na-shoutout na kita. Brad Alvin, pa-shoutout po. Arnold Maglalang is watching. Brad Arnold, I have sent you an invitation. Pwede kang pumasok dito, kaya sa I have sent you an invitation. Wave to you. Good afternoon, Brad Alvin. Good afternoon din, Brad Arnold Maglalang. Isa kong kaibigan to, magaling na Catholic apologist at CFD based in Australia. No Kinebres, good afternoon, Brad. O, dito na naman si Jonathan Lin, reklamo ng reklamo. Letra po letra sa ang Bibliang itim na ribulto. O, hindi mo pa alam ang ribulto? Wala kang alam sa ribulto ni Kristo? Isaias 19:20. Itim, awit ni Solomon 1:6. Nazareno, Mateo 2:23. Basa. Ito, basahin natin ito. Dito kasi masusudan itong mga sinungaling ito eh. Wala dong ribulto si Kristo? Meron. Letra po letra. Letra po letra ay sa inyo. Walang letra po letra sa demonyo. Galatia 6:11. Ng Corinto 4:6. O, basa. Ayun, tuwang-tuwa ako dito sa live stream ko. Natatawa ako tapos pinapagalitan ko din ito at the same time. Kawawa talaga kayo dito sa live stream ko. Kaya sunod na sunod to, silip ng silip kasi nasasaktan to eh. Isaias 19:20. Sabi dito, Living Bible Translation at New Living Bible. Sabi dito, and there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and in those days. Oh, meron daw altar para sa Panginoon doon sa puso, sa gitna, kalagitnaan ng Ehipto sa panahon na darating. And a monument to the Lord at its border. At meron ding ribulto at monumento para sa Panginoon at its border. Doon sa hangganan, monumento ng Panginoon. Napakaliwanag dyan, ribulto yung monumento eh. This will be a sign. O ito yung tanda, sign. Kasi nakikita ang ribulto at monumento ng Panginoon. Disinoy ng Isaias, Living Bible Translation. Letra po letra, Protestant ito ng Bible ha. Letra po letra, bakit itim? Awit ni Solomon 1:6, basahin ko ngayon. At Mateo 2:23, Nazareno yun, ang katuparan. Kasi ribulto ng Panginoon, Panginoon mo ba ibang tao? E si Kristo lang Panginoon, 2 Corinto 4:5.
Maraming talata, unang Korinto 8:6, etc. Oh, this will be a sign for loyalty to the Lord of hosts. Isaiah 19:20. Then when they cry to the Lord, o doon sila magsipanalangin sa Panginoong Diyos sa tanda na yung monumento tributo ng Panginoon, for help against those who oppress them, and He will send them a Savior, and He shall deliver them. Napakaliwanag dyan. And in that day, the Lord will make Himself known to the Egyptians. Nung panahon na yun, ng araw na yun, magpakilala ang Diyos. Magpakilala kasi may ribulto, may tanda. May altar, may ribulto, may monumento, may tanda. Letra po letra. Letra po letra. Isa demonyo na iglesia ni Kristo ni Manalo, walang letra po letra kasi sa demonyo. Dinagdagan ng Biblia. Nakakawa to. Galit na galit to sa mukha ko pag tumawa ko eh. Yes, they will know the Lord and give their sacrifice and offerings to Him. They will make promises to God and keep them. The Lord will smite Egypt and then restore her. For the Egyptians will turn to the Lord and He will listen to their plea and heal them. Makikinig ang Diyos kung magdoon ka manalangin sa harap ng kanyang monumento at kanyang altar at kanyang ribulto, kanyang tanda. Doon ka magharap, mag-offer ka ng alay doon ng panalangin at offerings, at ang Diyos ay makikinig sa iyo doon, letra po letra, letra po letra. Isaiah 19:22, Living Bible. Kaso ayaw nyo pag hindi umano sa inyo eh, ayaw nyo eh. O ngayon, malapit lang naman ang propeta Isaiah sa Songs of Solomon. Ito din, walang alam pala itong mga iglesia ni Kristo na ito palang Biblia. Ha? Itong Biblia, itong mga Songs of Solomon, kung sino mga taong katuparan nito, eh walang alam eh. Hindi pala alam, nabigla lang binigyan ko ng Satas, Songs of Solomon chapter 1 verse 6, na ang katuparan nito, yung lalaki na tinutukoy dito ni Solomon. Chapter 1 verse 1 to 6, this song of songs more wonderful than any other was composed by King Solomon. O the girl, ito yung girl, ang nagsasabi dito, nagsasalita. O sino ang speaker dito? Ang babae. So ang pinag-usapan niya ng babae, hindi ang kanyang sarili, kundi yung asawang lalaki niya. Sino? Yun, hindi yun si Solomon. Kiss me again and again, sabi ng babae, for your love is sweeter than wine. Sabi na yun sa lalaki, how fragrant your cologne and how great your name. O sino yung greater name? Si Kristo yun. Ang asawang lalaki, no wonder all the young girls love you. Babae ba dito? Ang tinutukoy, bobo ka talaga, Jonathan Lim, bobo ka talaga eh. Kasi binubo ka na ng Diablo, demonyo kasi yung aral nyo. Kaya yung kagwalian nyo, demonyo na talaga. Mamamatay tao talaga kayo sa isip at sa puso eh. Bigyan lang kayo ng kapangyarihan dito sa Pilipinas. Inubos nyo kami pagpatay. Mga iglesia ni Kristo, kami mga Katoliko. Buti na lang, mas marami kami sa inyo. Mga salbahe kayo eh. Mga mamamatay tao kayo. Mga haters kayo na mga katotohanan. Si Brad Alvin Gitamundok, Chief Roman Catholic Apologist, nagsasabi dito ng katotohanan, letra po letra sa Biblia, letra po letra, and then you hate me? You hate me? Kasi nagbabasa ko letra po letra sa Biblia, you hate me? Eh, sa demonyo talaga kayo ng patunay. O kayo mga Katolik, kung nanonood sa akin, patunay yan, na ito talaga mga haters ko, ni Alvin Gitamundok, Chief Roman Catholic Apologist, nagbabasa sa Biblia, letra po letra, letra po letra, sa demonyo talaga to, yan ang patunay. Sige, mag-comment kayo, mag-comment dyan, kasi patunay yan, demonyo kayo. Anak ay ni Satanas, John 8:44, 1 Timothy 4:1-3. O the girl, take me with you, come, let's run. The girl, speaker rin, the girl. O, Living Bible. Kasi, tulad ng binasa ko, Isaiah 19:22, letra po letra. How happy will be? The king has brought me into his palace. Ito palang hari ang pinag-usapan niya, lalaki to. Sino bang king mo? Ang hari mo, Jonathan Lim. Ha? Baldimaro. Ayan Baldimaro at lahat ng iglesia ni Kristo ni Manalo. Dalaginding. Mga ministro niyong mga bakla, mga dalaginding. Eh, saan dito? Wala kayo dito sa Biblia eh. Oh, no wonder all the girls love you. The girl, I am dark but beautiful. O girls of Jerusalem, tan as the dark nights of Kedar. O, napakaliwanag yan, no? Sabi ng lalaki, dark daw siya. Ang sinabi niya, o girls of Jerusalem. Kasi siyang hinulaan dito, ang lalaki. Tan as the dark nights of Kedar, King Solomon, but lovely as the silken tents of Solomon. Ibig sabihin yung who represents King Solomon is King Jesus Christ, hari ng mga hari. Hindi yung babae ba? Yung hari ba? Ang babae? Ang babae, hari? Jonathan Lim? Ang hari, ang babae? Ang babae na naging lalaki? Ang lalaki naging babae? Anong gaganyan ang interpretasyon sa letra po letra sa Biblia? Tuliro kayo eh. Nabuang na. Kaya yan, suspended pala si Sandoval. Kawawa to si Sandoval kasi evangelize, wala palang pahintulot yan si Sandoval, si dalaginding ng iglesia ni Kristo. No, kawa din, nalatagan kita ng letra po letra. Again, Jonathan Lim, ibingi ka eh, bulag ka pa, binasa ko na dito, pinakita kong Bible ko,
Isaiah 19:19, anong sinabi dyan? 19:22, monument to the Lord, ribulto sa Panginoon, kung sa Bisaya pat Spanish, ribulto sa Panginoon, matigas ulo mo eh, kasi sa demonyo, ayaw mo ng letra eh. O kung ayaw ng letra, saan galing? Unang Korinto 4:6, basahin natin, at Mateo 5:12. O basa dito, Mateo 5:11. Basahin natin. Mateo Kapitulo 5, talatang 11. Unahin muna natin Santiago Kapitulo 5, Epistola Katolika at Sancti Jacobi Apostoli, the Catholic Epistle of St. James the Apostle. Napakaliwanag dito. Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay huwag kayong manumpa, kahit ang langit, ang lupa, ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Napakaliwanag dyan. Upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Kaya kung lalampas ka na sa salita ng Biblia, sa oo sa Biblia, na letra po letra, hulog ka na sa hatol. Santiago 5:12. Kaya mali talaga ang sistema ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Napakaliwanag dito sa Biblia, no? Basahin natin Santiago 5:12 o Mateo 5:37. Mateo 5:37. Datapot ang magiging panlita ninyo ay oo. Kung sa Biblia sinabi oo, praise the Lord, amen, amen. Hindi, sapagkat ang humigit pa rito, humigit ka daw sa Biblia ng oo sa Biblia, amen sa Biblia. Santiago 5:12, letra po letra, Mateo 5:37, letra po letra. Humigit ka pa rito, humigit ka sa Biblia, unang Korinto 4:6, buhat sa masama, buhat sa demonyo, Mateo 5:37. Kasi sa demonyo talaga itong mga Iglesia ni Cristo eh. Ginoong Felix Manalo, Juan 8:44, ito sila Ayan Baldimaro, nandyan yan, nakasulat yan sa comments nila, yung mga Iglesia ni Cristo yan ni Manalo. Natatag, 1914, punta Santa Ana, Manila. Napatunayan nyo kayo, sinungaling, hindi pala ang si Felix Manalo, ayon sa Biblia, Hebreo 1:7, Kamat 13:14, o Matthew 11, talata nila 7-10, katuparan si Angel Gabriel, Lucas 1:13-19, letra po letra. Yung pahayag 7:1-3, hindi papasa doon si Felix Manalo, si FYM, letra po letra. May rubulto si Kristo, Lucas 19:22, Living Bible Translation, Living New Testament Translation, mga protestante dyan, letra po letra, Isaiah 19:22, katuparan dyan, Songs of Solomon, Living Bible, binasa ko, Songs of Solomon, awit ng mga awit, chapter 1, verse 6, letra po letra, maitim, napagba dahil sa init, maitim, o sino yung maitim na hari? Di yung si Kristo, ang Nazareno na meron kaming Katoliko, letra po letra, Mateo 2:23, letra po letra, Mateo 2:23. Sila wala. May Nazareno ba ito na maitim na hari? Itong may Iglesia ni Cristo at mga sulpot? Wala eh. Walang katuparan. May ribulto ba? Monumento ba? Nakatuparan nila ayon sa Isaiah 19:22. Wala eh. Kasi demonyo talaga. O sino yung hari na maitim? Basa. Sino yung hari na maitim? Kaya matukoy natin to, yung sino yan eh. Hindi matukoy ng Iglesia ni Cristo ni Manalo kasi sa demonyo, sulpot lang 1914. Basa. Mateo 2:23. At siya, si Jesus, at dumating at tumahan sa isang bayan tinatawag na Nazaret upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta. Anong sinalita ng mga propeta? Pati awit ni Solomon, Isaiah 19:20, propeta Isaiah, na may ribulto, may monumento, mayroong altar para sa Panginoon. Ang Panginoon dito si Kristo, 2 Korinto 4:5, 1 Korinto 8:6, ang maraming pang talata ng Biblia, gawa 10:36. O sino to? Ang katuparan ng itim na hari sa awit ni Solomon 1:6, Songs of Solomon chapter 1 verse 6, si Kristo upang maganap ang silita ng mga propeta, awit ni Solomon, may ribulto, Isaiah 19:23, na siya'y tatawaging Nazareno. Yan, may Nazareno kami, may ribulto, may monumento sa haring si Kristo sa langit. Nandyan yung Nazareno na itim sa Quiapo, o letra po letra sa Biblia. Galatia 6:11, sabi ni San Pablo, letra po letra, ganong kalaking letra. Eh ngayon na nabisto, wala pala sila sa letra, kaya lumabas sa demonyo sa masama. Mateo 5:37, Santiago 5:12, Unang Korinto 4:6. Huwag kayong humigit sa hindi nasusulat sa Biblia. Yan ang pamantayan dito sa Biblia. Wala to sa Biblia itong mga aral nila na wala daw Nazareno na itim, wala daw hari na itim, wala daw katuparan yung Nazareno sa
Mateo 2.23, hindi daw yun itim, hindi natupad ang awit ni Solomon 1.6, wala daw ribulto at monumento, hindi natupad ang Isaiah 19.22. Puro mga katampalasanan to sa salita ng Diyos sa Biblia eh. Mga antikristo, anti si salita ng Diyos, lumalabas sa Diyos, huwag nating tanggapin. Unang Corinto 4.6, sabi ni San Pablo Apostol. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Kaya hindi kayo makakalusot dito, Jonathan Lim, Ayan Baldimaro, at ibang iglesia ni Kristo mo ng mga duwag, lalo na itong si Payatot na dalaginding, si Michael Sandoval na sinuspenso kasi walang pahintulot. Umatake ng umatake kay Eliseo Soriano, eh wala naman pala hintulot ng kanilang pamunuan, ang yabang. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, sabi ni San Pablo, 1 Corinto 4.6, letra po letra, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Paulos. Kaya hindi talaga ito sa Biblia at sa mga iglesia ni Kristo eh. Dahil sa inyo, upang sa amin, sabi ng mga apostol, ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Eh, wala daw masareno sa Mateo 2.23. Eh, hindi yung itim na hari, yung nasareno sa awit ni Solomon 1.6, letra po letra. Eh, wala daw ribulto at monumento at altar at tanda, yung Panginoon na nasareno na may ribulto at monumento sa Isaiah 19.23. Eh, humigit sa nakasulat. Eh, sa demonyo, masama. Mateo 5.37, Santiago 5.12, at itong unang Corinto 4.6. Eh, mga anak ng demonyo na sinungaling, Juan 8.44. Unang Timoteo 4.13, ito yung mga napostasas sa talikod, mga aral ng demonyo. Kasi demonyo talaga ito sila. Muntik na lang kayo, mag-transform na kayo into a demonyo. Eh, mag-transform kayo into a demonyo. Pag mamatay kayo, maging demonyo kayo. Mga espiritu na kululo, itatapon sa doon sa lawa ng apoy, sa impyerno, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Eh, higit na itong maglisan ni Kristo eh. Manpakin nyo, pahayag 7:1-3. 1-2-3. Sa pahayag, Apokalipsis 7:1-3. Si Felix manalo daw. Felix manalo. Pahayag 7, Apokalipsis 7:1-3. Eh, sa demonyo yan. Nakahigit sa nasusulat. Huwag kayong matuto na kayong humigit sa mga bagay na nasusulat. O pang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Eh, ito si manalo, nagpalalo. Yung mga kinula naman siya sa Biblia. Palalong-palalo itong grupo ng Iglesia ni Kristo, ni Felix Manalo, na manyak at rapist. Ito si Jonathan Lee, palalo din ng yabang. Eh, hindi naman debater to, walang nag-troll nga account niya, fake account, kasi nahihiya magpakilala, maglantad eh. Ito sila JC Panganiban. Eh, sarap sa pakino talaga, kung magkita tayo, sarap nyo sa pakino. Eh, mga duwag kayo, mga daliginding eh. Katulad din ito ni Ayan Baldimaro, itong si Jonathan Lee, mga kung naipit sa argumento sa katwiran, sa ribulto kumakapit, a bird si Lini Jean is watching. Wave to shout out, Sister Lini Jean, a bird si Jonathan Espino is watching. Brad Jonathan, salamat sa iyong pakikinig, Brad Jonathan. Na-showdown natin ngayon, Brad Jonathan Espino. Kaibigan ko to si Brad Jonathan, he loves to help and he was inspired by my apostolic. Dito, Brad Jonathan Espino, letra po letra ang Katoliko. Letra po letra sa Biblia, lahat ng aral natin. Ulitin ko, napalpak ang Iglesia ni Kristo kasi kung reviewin mo ang bidyong ito, Brad Jonathan, napakaliwanag ang pahayag, Apokalipsis 7:1-3. Praise the Lord, glory, hallelujah. Malakas talaga ang Iglesia Katolika. Hindi yun si Felix Manalo FYM na manyak at rapist, kundi ang anghel yun talaga, letra po letra, na ministro ng Diyos na ningas ng apoy at galing sa hangin. At ito ay mga espiritu, lahat sila mga espiritu, letra po letra, Hebreo 1:7-14. Letra po letra, Hebreo 1:7-14. Maraming salamat, Brad Jonathan Espino, sa tulong mo. Patuloy tayo ngayon. At ngayon, nalantad na na mali palang pakahulugan ng mga iglesia ni Kristo ni Felix Manalo na sa Mateo 11:7-11, si Juan Bautista daw ang anghel mismo. Mali! Si Juan Bautista, sugo, letra po letra. Sabi ni Kristo, letra po letra. Tao rin, letra po letra, sa Mateo 11:7-11. Pero ang kalikasan ni Juan Bautista na tao, hindi kailangan magiging anghel. Ang anghel doon na magpauna kay Juan Bautista na sugo, na tao, letra po letra, ay si Gabriel, letra po letra, anghel na sinugo, nauna pa kay Juan, nag-ulit tungkol kay Juan Bautista, letra po letra uli, Lucas 1:13-19, Luke chapter 1 verse 13-19, letra po letra, letra po letra. Galit ng galit to sa akin eh, pag sinabi ko letra po letra, kaya siguro magprograma ako ng ibang programa, ang title sa live stream ko, letra po letra. Nakawa ko dito sa kalaban natin, Brad Jonathan Espino. Jose Cesar Antonio Mandal is watching. Wave to you, Brad Jose Cesar Antonio Mandal. I-add natin si Brad Arnold kasi nandyan na. Iba pang naano natin.
Lawas is watching. Oh, wave to you. Shout out, Brad James Lawas. Juan Marcos Mangitkit. At ako si Brad Juan Marcos Mangitkit, ha? Brad, good afternoon, Brad Arnold. Sige, naano na ko eh. Nakontent na ako sa ginawa ko. Pambugbugbog sa Iglesia ni Cristo. Pinagbog ko masyado. Nagkikinig ka. Tinawawa masyado. Sige, Brad Arnold. Ikaw na naman. Kasi sakit na ng tiyan ko sa tawa. Sakit na lang dyan ko sa tawa. Sige. Pinipigilan ko lang eh. Puro sumasakit yung dyan ko. Sige, Brad Arnold, ikaw na muna magsalita ka na. Ikaw na muna magsalita. Brad Arnold, ito ang tema natin. Ang Apokalipsis daw, pahayag 7, 1 hanggang 3. Si Felix Manalo daw. Yung Revelation 7, 1, 2, 3. Si Felix Manalo daw. Mantakin mo yung anghel, si Felix Manalo. Sige, Brad Arnold, anong masasabi mo dyan? Anghel? Anghel daw eh. Alam ko ang anghel di tao yun eh. Meron yung ano wing. Yes. Wing creatures. Yes, creatures. Messengers. Messengers of God. Galing sa taas sila, hindi sila dito galing. Mm-hmm. Yes, yes. Galing sila sa taas, gaya ni Angel Gabriel. Yes, gaya ni Angel Gabriel. Meron sila kanya-kanyang role, like Angel Gabriel is a messenger angel to communicate God's message. Yes. Mm. Yes, yes. Exactly. Shout out to Ramesh. Ramesh is watching. Kuya J. Blind Kabisa, kinsa man dai buti pasabot sa Kapitulo 1, Songs of Solomon. Yes, Kuya J. Blind Kabisa, ang babae doon, ang iglesia, ang asawa ni Solomon, na represented by the wife of Solomon, ang babae sa Songs of Solomon chapter 1. Tapos yung lalaki doon, yung hari, si Kristo yun, representing King Solomon. Sa Songs of Solomon chapter 1 verse 6, yun yung katuparan no, ng hari na itim. Ang Nazareno, si Kristo, walang iba. Matthew 2:23, Matthew 2:23, unang Corados Corinto 4:5, 1 Corinto 8:6, ang isang Panginoon natin, at wala nang iba. No ba yan, Mr. Alvin, sulpot ng Katoliko pagkamatay ng mga apostol? Wala kang patunay dyan, ar-ar-plorante, Iglesia ni Kristo. Eh yung Katoliko nga, nasa pasimula, ay siyang Iglesia ni Kristo, Pasugo Magasin, July 1956, yan ang sinusulat yan. Jonathan Lim, Alvin, Nanugita Mondog, lahi ni Kristo ay lahing Hudyo at hindi negro. Ay, ang kulay lang ang itim. Hindi naman sinasabi negro si Kristo eh. Hudyo nga si Kristo ang Nazareno. Binasa ko nga, Mateo 2:23. Hindi siya negro na yung negro na itim na mga lahing itim na Afrikano. Bobo ka talaga, Jonathan. Bobo talaga to si Jonathan. Negro daw si Kristo. Sino ulit sabing Katoliko na negro si Kristo? Hindi Afrikano negro si Kristo. Itim lang si Kristo, hindi negro. Wala kami sinabi ng Nazareno negro. Kayo lang. Kawawa ka naman. Chip ka ka mo. Oh, talaga ako. Itim mo Middle East. Si Kristo. Middle East yun. Middle yes. East tsaka Israel. Mahilig yes, doon, yes. Di ba? Yes, amen, Brother Arnold. Oh, nag-comment ka dito, Brother Arnold. Inri, I-N-R-I, Jesus Nazareno, Stex Yudirum. Sa Greek language, dyan, 1919, tama. Oh, sa Badista na si Gerson Malones is watching. Elena Olivar Noya is watching. Wave to your sister, Elena Olivar Noya. Sister Dorothy Adriano, kaibigan natin na born again. I wave. Oh. Hindi naman nangakatake ito si Sister Dorothy Adriano. Mabait ito eh. Ayan, J. Villarma Palar, sa Badista. Hello, Brad Alvin Gitamundok. Watching live from Ormoc City, Leyte. Be a good example lang, Brad Alvin, na debatidor para namang sumusunod ng mga bata. Blessings. To God be the glory. Amen. Hinahamon kita sa post mo sa FB. Oh, Arnel. Oh, si Arnel, hinahamon ka, Jonathan. Jonathan Lim ng Iglesia ni Cristo, hinahamon ka daw ni Arnel sa post mo sa FB. Eh, duwag yan si Jonathan Lim na Iglesia ni Cristo eh. Katulad niya ni dalaginding na payatot na si Sandoval, Michael Sandoval, na ngayon pala sinuspin din ng Iglesia ni Cristo. Pamunuan kasi hindi nagpaalam. Walang paintulot mag-evangelize. O Arnold Ropero na Katoliko, Jonathan Lim, magpasalamon sa iyong formal. Tingnan mo yung account mo, brother. Piki, alaman niya ng iba kung totoo yung pagkatao mo. Eh, nakatago ka. Bakit takot ka ba, Brad? Tama, Sister Susan Patinyo-Kyobe is watching. Shout out to you, Sister Susan Patinyo-Kyobe. Alam ko, marami kang natutunan, Sister Susan. Kuya J. Blind Kabisa, diya sa Kapitulo 1, 1 hanggang 7, Brad Alvin, kinsa may buot, ipasabot diha. Brad, mangutangan na lang ko, pwende. Kapitulo 1? O, anong Kapitulo 1 dito? Sa Awit ni Solomon, yun na nga, sabi ko, Kuya J. Blind Kabisa, ang iglesia yun ang babae, represented by the wife of Solomon, the Solomite. Pero yung lalaki doon, represented by King Solomon, King,
ang katuparan yun, si Kristo yun, ang asawa ng iglesia, Ephesians 5:23, yes. Ephesians chapter 5 verse 23. Katuparan ng Nazareno, may ribulto, Mateo 2:23. Isaiah 19:19 hanggang 23. Letra po letra yan, letra po letra. Sige, Brother Arnold, if you have something to say, share it, Brother Arnold. Yes, yun yung lineage, doon yung lineage ni Jesus eh, dun sa yes. David, di ba? From yes. the royal throne of David, doon yung lineage niya eh. Yes, kaya Solomon, si... amen. Anak ni David si Solomon, so mula yes, sa lineage niya hanggang kay Jesus, kalahi niya. Ayan, sana Brad J. Kabisa, naintindihan mo ang sinasabi ni Brad Arnold. Magaling to si Brad Arnold, matalino na Catholic apologist, hindi to naluloko ng ibang reliyon. Brad Arnold, walang makakalusot sa'yo, marami ka nang kinausap dyan ng mga protestantes sa Australia. Hindi makalusot sa'yo. Marami galit sila. Hindi makalusot. Galit sa akin. Hindi makalusot sa tagina. Pati yung sa text. Kasi mayroong nanggugulo dyan si, ano, si JC. Ano yes, yun, yes. Nakadebate mo na rin. Yes, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cain. Iglesia ng COVID. Naka, ano rin yata, kasi binabasa nila yung style ng IHC. Mga ano natin eh. Katolik. Tama. Postya niya, chop-chop. Mm. Susan Patanyo-Kyobi again. Maayong hapon, Brad Alvin, watching from Hong Kong. Yes, Sister Susan. Sana makabutan mo kami si Susan ng kunting biyaya mo dyan. Kuya Jay Blaine Kabisa, pataka lang ka, Brad. Bakit pataka? Na napakaliwanag dyan. Binasa ko, the girl is the speaker, the woman. Ang tinutukoy niya, yung lalaki, the boy. Sino yung lalaki na hari na maitim? Songs chapter 1 verse 6. Si Kristo yun, ang Nazareno, Mateo 2:23. Ang Panginoon, 2 Corinto 4:5, ng Corinto 8:6. Yun yung may ribulto, letra po letra. Isaiah 19:19-23. Living Bible Translation at Living New Testament Translation, letra po letra, letra po letra. Oh, Rochelle Gagarin, Uwasan is watching. Wave to you and shout out Sister Rochelle Gagarin, Uwasan. Julie Herminga is also watching. Wave out to you. Oh, yung interested magkaroon ng CCC, Cebuano version, meron kami ni Badamon, meron din kami CFD, Basic Catholic Apologetics Manual, tapos Basic Bible Seminar 1 and 2 Manual, Ultra Distributionism Manual, tapos iba pa mga libro dito na kailangan nyo, mag-PM lang kayo, PM is the key, and I will tell you how you can avail of those books and those manuals. Brother Arnold, sige Brother Arnold, patuloy tayo, may oras pa tayo. Brother Arnold? Yes, yun din yung, yes. Yun din yung concept ng ano ng Jewish, di ba yung mother? Queen. Yes. Gibera. Gibera. Queen mother. Kasi yung no, Gibera. Yung mother ni Solomon si Bethsaida, 'di ba? So queen. Yes. Yes, si Bathsheba. King si Solomon at queen siya. So ganun din kaya ang doon ang lineage ni Jesus. So yung mother niya queen din ng heaven. And Gibera is a intercessor. Gabira, yes. Yung mother ni ano, intercessor for the kingdom of Solomon. Yes. The bridge and the intercessor and the mediator, the queen mother, is the bridge, mediator, and intercessor between the king and the yes. the kingdom members o oh, sa mga tao yes. at sa hari. The Gibera. So, ganun din sa kay Jesus. Yung yes. Tama ka, Brother Arnold. The mother of Jesus is also the intercessor for the kingdom of God. And okay. Yung mga, siyempre, yung believers, di ba? So, Oh, Peter Caballes. Intercessor din siya. You, Brother Peter Caballes. May hapon, Brother Alvin. May hapon din nimo. Basa akong comments, Brother. Mura man kanggaro, ulput-ulput. Hindi man kanggaro, ulput-ulput. Kuya J. Blind Kabisa. Ano ka, Iglesia ni Cristo ka o Sabadista? Kasi binasa ko, letra po letra, babae ang nagsasalita doon. Ang nagsasalita ang babae, hindi kanyang sarili. Kasi hindi siya hari. May hari ka ba na babae? Iray na yung babae. Yung lalaki yun ang hari. Katotohanan ng hari, Mateo 2:21. Oo, hindi ako ulput ng ulput. Puro yung Biblia. Kay buong Biblia, 2 Timothy 3:15-17, Kuya J. Blind Kabisa, the Holy Scriptures is inspired of God. Hindi ipapasok mo ng isang talata, ipabasa mo lahat ng aral doon sa isang talata. Ang ganda ng ano natin yun.
Ang ganda ng ano natin, yung talakayan natin, brother. Wala tayong yes. Wala tayong kontrahan kasi pagdating sa ibang sekta, nag-iiba yata yung ano. Nag-iiba yes, yung yes. interpretation, no? Kahit sa debate yes, mo, yes. na mapapansin mo, mga debate mapapansin mo, ang ganda ng ang ganda ng intro ng Catholic Defender, ang ganda ng intro tsaka yung mga ano sa debate. Tapos pagdating dun sa pagdating dun sa ka-debate mong sekta, nag-iiba yata yung interpretation. Iniiba na, pinipilipit na, ginago na. Nag-iiba. Nag-iiba kasi pag hindi nila ibahin, masisira sila pag hindi nila iniiba, Brother Arnold eh. Eh, malalantad, mabibisto yung kasinungalingan nila pag sumakay sila sa ano natin. Eh, wala talaga sila eh. Gaya nung Genesis 3.15, but yes, yun. Genesis 3.15, sino kaya yung babaeng sinasabi ng sulpot doon? Sino ba yung babae? Kasi sa yung Revelation 12.1, sabi niya, Israel, may nanganganak ng bansa na Israel. Yes, yes. Malabo yata eh. Malabo, may nanganganak ng bansa na Israel. May sitipupunan pala ang bansa. Ang iglesia pala, may sitipupunan pala, may tiyan pala. May tiyan at sinupupunan yung bansa. May tiyan at may sinupupunan yung iglesia. Ano namang pagkahulugan niya, ang layo. O shout out to Brad Tan H.U. is watching layo. Brad Tan. Jonathan Chu, kaibigan ko to. Ito naman makulit si Kuya J. Blaine Cabisa. Wala kumangutana sa laing verse. Eh, bubukay eh. Sinabi ko ng babae, nagsasalita. Ang sinasalita niya, ukol sa lalaki na hari. Akong ipangutana sa Song of Songs, chapter 1 verse 1 to 7, kana akong pangutana, tubag ko sa imo. Ang kasintahang babae ay nagsalita sa mga anak na babae sa Jerusalem. Kasintahang babae nagsasalita. Sinabi man sa kanyang sarili, yung lalaki yung pinagsabihan niya, sa size, huwag ninyong masdan dahil asako'y kayumanggi. Sapagkat sinunog ako ng araw, ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin. Kanilang tagapag-ingat ng mga ubasan. May babae bang tagapag-ingat ng ubasan? Eh, lalaki to. The shepherd of the sheep, the shepherd of the flock, treasure of the graveyard of God, the vineyard of God. Eh, lalaki to, ang hari to. Awit 1:6, kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng ubasan. Ngunit ang sarili kong ubasan, hindi ko iningatan, hindi tong babae. Ang babae mo ba, ang shepherd of the flock, babae mo? Para sa'yo, babae yun ang nagsasalita. Kabisa? Kakahiya yung mga ano nyo, wala sa pipi, letra po letra eh. Hindi kayo talaga makakalusot sa akin. Oh, napakaliwanag. Ngon ang dili na ka makadima o brad, kaya pataka maka. Ikaw ang pataka, Kuya J. Blind Cabisa. Bobo ka kasi, wala kasi Biblia letra po ito. O sige, tanongin kita. I-type mo dyan ang comment sa sagot mo. Sino yan? Kung hindi yan si Kristo, kung hindi yan ang hari. Ang nagsasalita dyan ang babae, letra po letra. Yung asawa, ang iglesia. Ang pinaukulan niya. Prophecy. Eh kung hindi yun si Kristo at ang iglesia, sino yun? Si Amir nga, sagutin mo ko Kuya Jen Blaine Cabisa, ikaw ang pataka eh, bobo ka kasi. Pag Sabadista, pag Iglesia ni Cristo, pag MCJADD, bobo sa Biblia eh. Sige, Brother Lord, ikaw na naman. Kasi kanina pa ko dito. O, sige. At saka si Solomon naman talaga, maitim yun eh. Ano yun eh? Yes. Mga Hebrew people parang close na sa Africa yun eh. Mayroon doon ano sa Amulato? Africa. Yes, oo, mga mulato sila. Mga sa Middle East, yung geographical na ano ni Solomon, yes, the location kung saan yan galing, Israel. Africa yan eh. Kung yes. Africa tsaka Middle East, magkalapit lang yun eh. So yung kulay nila, ano talagang maitim. Yes, magkakulay. Eh, hindi alam ito ni Kuya J. Blaine Cabisa eh, kasi sulputo eh. Sulputo 1914, Iglesia ni Cristo, kaya walang alam eh. Ang alam niya, kayo manggi lang, Pinoy lang. Filipino lang daw mapunta ng akin. At saka yung Hudyo, malapit dun sa Middle East yung Hudyo, di ba? Yung mga yes. Arab countries, malapit yun. Eh. So yes. Yung Africa, panahon ni Solomon, yes. Maitim nga si Solomon eh, di ba? Maitim nga, kaya, kaya yung mga lahi ni Solomon, galing yun ng Africa eh. Africa yun eh. So yes. Africa, yes, si Cristo, Middle East, gano'n. Kaya may lahi din, gano'n siya. No? Kaya nga si Cristo din, mulato din, medyo dark din si Cristo, tall, dark, and handsome, mga tripay na si Cristo, is tall, dark, and handsome si Jesus Christ. Yes.
Tall, dark, and handsome si Kristo. According to, may nabasa akong ano doon, yung mga sa library books na gano'n, he's about 6 foot, six foot in height, and then yes. Ano siya, yung kanyang picture ay medyo maitim siya. Yes, yung, yes, dark. Ano ng scientist. Kasi na ano ng bagong science ngayon yan eh, di ba? Na yes. Re-reconstruct yes. nila yung kung ano yung itsura ng ano, di ba? Yung tunay na itsura ni Jesus, di ba? Tama, tama. So, medyo maitim yan. Mm. At saka yung may lineage siya kay, ano, kay David, di ba? From the royal throne of David. Tsaka yun nga, yung mother niya is yes. a queen. Is a queen. Queen so, mother. So, din yung ano. The Gibera. Yung mother niya. Gibera. Gabira. Yeah, Gabira. Yeah. So, Kuya J. Blind Kabisa, magtigas talang ulo nito, Brad Arnold. O ingon ka, iglesia yung gipasabot, klaro anang siya o yung kagulayan gipasabot. Sa uluhan palang daan, Brad, klaro lang ang babae. Ang babae yung itim. Yung haring lalaki, yun ang babae mismo, Kuya J. Blind Kabisa. Ang babae ang nagsasalita, ang speaker. Pero ang kanyang pinatungkulan, ang lalaki si Kristo. Sinong asawa ng iglesia na babae? Si Kristo. Di si Kristo yung hari na awit uno sa na maitim? Ang babae pa dyan ang maitim? Ang babae pa dyan ang hari? Ang babae pa dyan ang asawang lalaki woman, ng babae? Woman, sabi niya. Woman, is, woman din mo siya sabi niya. To is, yes, but Arnold. By the way, Bernardo, napansin. Oh, sige, sige. Parang yung din sa Genesis 3:15 eh, di ba? Yes. It's a person. Amen. Person yung it's a person eh, di ba? Yes, 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 yes. And ano yung isa yung seed, ano ba yung tawag doon? Seed yung ano seed, yung magiging anak niya. Kalahi niya yung binhi, yung binhi. Binhi. Oh, binhi. Yung binhi. Singular yung binhi. Singular yung binhi. Yung pinag-usapan yung ano? Mga listeners, hanggang dito tayo. Oh, just give your closing remarks, yung closing statements. Kasi mag-closing din ako with a prayer and then we will end the live stream. Yes. Sige, Brad Arnold? Kasi ano yung pinapag-usapan dito, woman, very significant yung woman na yun eh. Lumilitaw siya sa, yes. ano eh. From Old Testament to New Testament hanggang sa langit. So, woman. Sobrang niya. So, yes. Meron ng evidence. Meron ng talagang evidence doon kasi yung Catholic and ano, alam na kung sino yung woman, di ba? Hindi yung church na sinasabi niya. Yes, yes. Pwede rin siya sa church. Pwede rin ikapit yung church pero hindi actually siya church. It's woman, di ba? Gaya rin nung sinasabi mo yung kay Solomon, so woman. Yes. The woman is talking about the son. Yes. So meron yung prophecy. Mm-hmm. Prophecy and then katuparan ng prophecy. Alam natin ngayon ang lagay na nandun na sa taas yun. Nandun na sa taas. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Prophecy for fulfillment of prophecy and then nandun na siya ngayon. Yes. Wala na silang magagawa kahit na ano pa sabihin wala na eh. Sekta. Nandun na siya, nandun na sa taas eh. Saan ba yung ano nyo? Saan ba yung